Handa ka bang suungin ang kahit na ano? Para lang makapagturo. Bye, tos! Aha! Sa dami ng kanilang ineempake, madaling isipin na mangingibang bansa ang mga gurong ito. Inaabot na ng 1,000 plus, lalo na po pag may bigas kapag dala, kapag may mga damit. Siguro po nasa 1,000 to 1,500 po yung ibabayad po sa nagkakaroon ng yung gamit. Ipatungo ka na! Pero ang totoo, buwan-buwan nila itong ginagawa patungo sa pinakamalayong eskwelahan sa kanilang probinsya. Papunta tayo ngayon sa isa sa pinakamalayong eskwelahan sa buong General Nacar, Quezon. Yung ibang mga guro, kapag bumabiyahe sila mula sa kanilang bahay papunta sa eskwelahan, inaabot siguro sila ng mga isa, dalawang oras, depende sa traffic. Pero dito, iba. Hindi isang oras, hindi dalawang oras. Dalawang araw ang lakad. Lantik. Ingat bro, may mabato. Tatlong guro ang kasama ko sa paglalakbay na ito. Si Grace ang teacher in charge, si Jericho ang kaisa-isang lalaki, at ang bunso ng grupo, si Teacher Claudine. Nagsimula ang aming lakbay sa bayan ng Tanay sa Rizal. Paakyat kami ng bundok ng Sierra Madre na tumatagos hanggang Quezon. Dito po tayo dumayo na time earth. Malaki yung ilog. Yeah. Dito sa taas ng bundok. Matarik, maputik at napakadilim ng daan. Makalipas ang 30 minuto, bumuhos pa ang ulan na lalong nagpahirap sa aming lakbay. Akala ko ulan lang ang aming kalaban, pero dala pala nito ang mas matinding unos. Medyo malakas yung current dito sa parting ito ng ilog. Abot hita ang tubig sa parting ito ng ilog. Delikadong matangay ng malakas na agos. Pabugso-bugso ang buhos ng ulan. Senyales na kailangan magmadali ng grupo. Habang tumatagal, lalo kasing tumataas ang tubig sa ilog. Ilang ilog pa po, ma'am, ang tatawirin natin? Anim pa po, ganun. Gawa po ng... Anim pa? Ah, okay. Pero may mas mataas pa ba dito? O may, opo, may meron pa po. Hanggang opo, ano? Tapos, hanggang dito po. Ah. Tapos po ay mas malalaki yung bato niya. Kaya mas o, kailangan natin, kapit. Bilisan natin opo, dahil opo. Baka mamaya lalo pang tumaas yung tubig. Opo.
natin ang ilog bago tayo makarating dun sa tutulugan natin. Medyo malakas na yung current kasi bumuhos yung malakas na ulan kani-kanina lamang. Pero gaano man kalakas ang kabog sa aming dibdib, sadyang mas malakas ang bulong ng tungkulin. Matapang na sinuong ng mga guro ang mapangahas na tubig. Mag-aalas 11 na ng gabi nang marating namin ang huling sitio ng Tanay. Andito na tayo sa sitio Sadlak, pero hindi pa ito yung destination natin. Dito lang tayo magpapalipas ng gabi kasi mga 12 hours pa daw yung lalakarin natin papunta dun sa Malining Elementary School. So, masyado nang late. 10:30 na eh. Tutulog muna tayo dito. It's 6:30 in the morning. Dito pa lang tayo sa Sadlak, pero mukhang mahaba-haba pa daw yung lalakarin natin. Day 2 na tayo ngayon. Sir Jericho, ilang oras po ang lalakarin natin papunta po sa Malining? No, kinukuha po namin yan ng maghapon, ma'am. Kung alis tayo ng mga... 6:30. Darating tayo ng... 6:30. Mga ganun din, 6:30. Nang gabi? Nang gabi. Depende sa lakad. Depende sa lakad natin. Yung tinatahak na natin ngayon, ito na yung Sierra Madre Mountain Ranges. Nagsimula yung trek natin sa Tanay, kadugtong ng Tanay, Quezon. Ang naghahati sa kanila yung Sierra Madre. So, kailangan nating tahakin yung mismong bundok ng Sierra Madre para makarating tayo dun sa ating paroroonan. Yung Malining Elementary School na wala sa Tanay, nasa General Nacar, Quezon. Ang gubat na ito ang nilalakad buwan-buwan ng mga guro sa ngalan ng pagtuturo. Kung mapapansin nyo, marami kaming dala. Dala ko yung ibang goods dito, yung mga noodles, yung mga gagaan. Kaya at least makatipid sa kargador. Umaabot kasi ng 1,000 to 2,000 piso ang bayad ng mga guro sa kada kargador. Mahigit kalahati ng kanilang sweldo na pupunta sa pagbili ng supplies na kanilang bitbit at mga magkakarga nito. Kahon na po ulit. Ang Sierra Madre ay isang tropical rainforest. May mga bahagi na halos wala nang sumisilip na liwanag sa sobrang sukal. Malamig at palaging umuulan sa bahaging ito. Kung mapapansin ninyo, nilagyan ko ng tape yung aking pantalon. Kasi rainforest na itong papasukin natin. So medyo... basa yung lugar, tapos usually breeding ground siya ng mga limatic or leeches. So tumatalon yon, pumapasok sa balat, tapos sinisipsip yung dugo mo. All right.
Linta at putik ang kalaban mo sa mga tropical rainforest tulad ng Sierra Madre. At maya-maya nga, bumuhos ang ulan na nagdulot pa ng mas maraming putik sa aming dinadaanan. Ito ang unang assignment ni na Claudine at Jericho bilang mga public school teacher. Hindi nila inakalang ganito pala ang kalbaryo na kanilang haharapin para lang makapagturo. Sakit na ang buong katawan mo, pero kapag tumigil ka, hindi ka pwedeng tumigil. Yung kailangan namang magpatuloy dahil hindi mo mararating yung pupuntahan mo kung hindi ka tutuloy. So kahit ayaw mo na, napapagod ka na, nanginginig na yung tuhod mo, ayoko na matatawag na nanay. Magdadasal ka na, Lord. Bakit po ganito? Pero siyempre, inisip ko na lang na kaya ko to. Pagod na. Minsan, kapag ganito, lalo yung panahon ay umuulan, ano ang paisip din? Nagtatanong, ang iniisip na lang namin, nag-apply kami, hindi kami nag-expect ng school. Iniisip namin, handa rin kami sa ganitong mga, sa ganitong sitwasyon, sa ganitong lakad. Kaya, di nagtagal ay okay na rin po, nasanay na rin. Makalipas ang 6 na oras, nagdesisyon ng grupo na magpahinga. 3 taon ng teacher sa Malining Elementary School si Grace. Tulad niya, teacher din ang kanyang asawang si Alvin. Pero sa lakbay na ito, kargador si Alvin at hindi guro. Siya po'y kakapasa din lang this last March. So habang wala po siyang trabaho, para makatulong sa panggasto sa akin, sa aming pamilya, sa gastusin, yun po, nagtatricycle siya at saka nangangargada. Mahirap makakuha ng item o slot sa mga pampublikong paaralan. Mahaba ang pila ng mga nag-a-apply na guro. Kaya nang matanggap si Grace sa Malining, tinanggap niya ang item kahit alam niyang 2 araw ang lakaran paakyat ng eskwelahan. Ang pinakamahirap po ay mapalayo sa aking anak. Ay, mom. 6 months pa lang po yung anak ko. Iniwan ko. Opo. Yung isang araw ko po dito pag-i-stay ay feeling ko isang buwan na akong malayo dun sa anak ko. Tapos ayun ang time na yun po ay almost 2 months kami bago bumaba. Yun. At napakahirap po talaga. Walang signal. Dahil sobrang liblib at sukal ng Sierra Madre, walang anumang paraan ng komunikasyon na posible sa lugar. Walang kuryente, walang signal, at ang mga barangay, oras ang pagitan sa isa't isa. Layo pa, sir. Malayo pa, ma'am. Wala pa sa kalahata. Tara. Makalipas ang 10 oras na paglalakad, nasa kalahati pa lang daw kami ng aming natatahak. Sa totoo lang, gusto nang sumuko ng aking team sa paglalakad.
pero pinalalakas kami ng determinasyon ng mga guro. Ang iniisip ko na lang po eh, dito kami nabubuhay ay. Hindi lang po dahil itong profession namin, dahil parang nare-realize namin yung mga bata, madaming umaasa sa amin na bata sa taas. Gustong makapag-aral. Ah, basang-basa na kami ng pawis at saka ng ulan. Pero ang bad news ay 5 hours pa yung lalakarin. So, papalit na lang ako. Baka magkasakit ako sa daan eh. Limang oras pa ng matarik at maputik na gubat ang pinagtas ng aming grupo. Inabutan na kami ng dilim sa aming paglalakad. Mag-aalas 10 na ng gabi nang marating namin ang dulo ng gubat. Gutom at pagod na ang lahat. Pero may isa pang pagsubok. Pagkatapos ng halos 15 oras na paglalakad, finally, mga 1 hour na lang makakarating na tayo sa Malining Elementary School. Pero may isa pang kalbaryo, kailangan tawirin itong malaking ilog na ito. Dilim at malakas na agos ng ilog ang kalaban namin sa huling tawid. Kapit-bisig ang ginamit na estilo para makatawid ang lahat. Finally, after almost 16 hours of walking, narating din natin yung Malining Elementary School. Sobrang nakakapagod. Hindi ko alam kung paano ito nagagawa ng mga teachers every month. Kinabukasan, ginising kami ng nagbabadyang sama ng panahon. Pero walang anumang ulan at kulimlim ang makakapawi sa liwanag ng mukha ng mga bata ng Malining. He was Father Jose Burgos. At nang dumating ang kanilang pinakahihintay, malayo pa lang kami talaga doon sa tanaw pa lang kami. Yung sasalubungin ka po. Tapos yakapin ka, "Ma'am, namimiss na kita. Ma'am," hila-hila po nila ako sa kamay. Yung tanggal pagod po. Very good. Number 2. Ang bata. Anong letter daw ito? Yo. Ano daw? Yo. Dahil tatlo lang silang guro, multi-grade ang pagtuturo sa Malining Elementary School. Si Teacher Claudine ang guro ng kinder, grade 1 at grade 2. Nung nag-practice teaching ako, madali. Pagtuturo kasi monograde lang siya. Pero nung dumating ako dito, multi-grade. Naririnig ko na yung multi-grade, ganito pagtuturo. Pero nung actual na ako, paano to? May kinder ka, may grade 1, may grade 2. Sabay-sabay? Opo, sabay-sabay mo silang ikaklase. Itinim po na. Habang nagtuturo si Teacher Claudine sa maliliit na bata, nasa kabilang silid naman si Teacher Jericho, kasama ang grade 3 at grade 4 na mga estudyante. Do you know why? Do you know why? God. At si Teacher Grace ang maestra ng grade 5 at grade 6. Sa kanyang klase, isang bata ang aking napansin.
Sige nga, Patrick. Wala mang sapatos at uniporme, si Patrick ang isa sa pinakamatalinong bata sa Sitio Malining. Patrick, very good. Balak pa ka si Patrick! Sinundan ko si Patrick hanggang sa pagtatapos ng klase. Pero imbis na maglaro o gumawa ng asignatura, dito dumiretso ang bata. Patrick, bakit ka nag-aasarol? Bakit ka nagkakaingin? Para matulong ang pamilya po, ma'am. Para matutulong sa iba po, ma'am. Hindi ka naglalaro? Naglalaro lang po, ma'am. Tuwing kailan ka naglalaro? Pag Sabado Linggo po, ma'am. Walang eskwela, ma'am. Hindi ka ba nagtatrabaho pag Sabado Linggo? Natrabaho rin, ma'am. Ika-apat sa 11 magkakapatid si Patrick. Ulila na sila sa ama matapos itong mamatay sa aksidente. Dahil dito, napilitang tumigil sa pag-aaral ang mga kuya ni Patrick. Yung anak mo si Paolo, tsaka si Wawi. Elementary lang po sila nakatapos. Ano ng trabaho nila ngayon? Ito po, nagtutulong sa amin, dito kila Papa, tumutulong. Tapos pag hindi na po nagaganito, nangangargada po. Nangaano? Nangangargada, kargador po. Eh gusto niya po nga mag-aral, sabi niya nga po, gusto niya maging sundalo. Pero hindi naman po siguro kakayanin na talaga, gawa na po, mahirap na po kami. Kaya tigil po. Tapos? Yan, ito na po, nagaano na siya. Kargador? Opo. Dati ring estudyante ni Ma'am Grace ang kuya ni Patrick na si Paolo. Matalino rin daw ang bata. Pero dahil hanggang grade 6 lang ang eskwelahan sa Malining, marami sa mga batang lalaki na nagtatapos ng elementarya, hindi na nagtutuloy sa high school at nagiging kargador na lamang. Marami pong mga batang ganoon ang nangyayari. Sa murang edad nila, mga pagka-graduate, nagpa-practice na sila magkarga-karga. Paunti-unting kilo, yan, mga 10 kilos. Hanggang sa yun, masanay na po sila. Ayoko pong makita na gano'n na lang ang siya. Dahil may pangarap. Alam ko yung bata pong nangangarap. Masakit po sa akin yung hindi matutupad yung kanyang pangarap dahil sa kahirapan. Sa lahat ng kanyang mga estudyante, si Patrick daw talaga ang pinakamasipag mag-aral. Kahit pagod na sa pag-aararo buong maghapon, hindi ito nakakalimot mag-aral kahit pa sa gitna ng dilim. Anong pinagdarasal mo paggabi? Saan mo makatapos pag-aaral? Bakit gusto mo makatapos ang pag-aaral? Kasi matulong ang pamilya. Grade 6 na ngayong pasukan si Patrick. Pangarap niya sanang makatuntong man lang ng high school. Pero siguro po magtatanim po muna ng mag-aararo po muna para makaano. Pero parang wala pong nakikitang pag-asa. Kasi nga sobra pong hirap. Hindi ka kaya. Alam ko naman po na napakataas po ng pangarap niya pero ewan ko po. Ang mga bata tulad ni Patrick ang dahilan kung bakit pilit na kinakaya ng mga guro ang kalbaryo sa gubat para lang marating ang Malining. Sana po kami bilang teacher maging inspirasyon kami sa kanila para mag-aim sila ng maganda para sa future nila. Pero pagsapit ng dilim, pagtapos na ang klase at nakauwi na ang mga bata, maaalala ng mga guro ang kanilang pag-iisa at pangungulila. Sa totoo lang, hindi ang mahabang lakaran ang pinakamahirap sa trabahong ito. Higit sa putik at pagod, mas mahirap na kalaban ang lungkot. Yung lakad, kaya mo yun? Kaya ko po. Kaya. Kayang-kaya ko po yun. Kaso po yung mahirap po talaga yung malayo sa pamilya. Yung
pagdating ko po sa amin, hindi na ako kilala ng anak ko. Walang signal, walang kuryente, walang anumang paraan ng komunikasyon sa Sitio Malining. Kaya gabi-gabi, sa panaginip at dasal na lang niya, kinakausap ang mga anak. Gabi-gabi po talaga ako'y nagsusulat, nakatingala din sa langit. Nasabi ko, uy, may aeroplano dumaan. Sana pa sabi ko, yung anak ko po, sasabi niya lagi. Yung anak ko, mama, tingnan mo, ganda ng buwan, halika, lumabas ka. Tapos tuwing may buwan po, yun naiisip ko. Sabi, ay, kita din yan, anak. Tapos sasabihin ko pa, ganito pa. Nasabi, ay, kita rin yan, anak. Yung dumang aeroplano, kita din yan, anak. Ang Sitio Malining na marahil ang isa sa pinakamahirap na lakbay na tinahak ng aking team. Hindi ko alam kung paano ito kinakaya buwan-buwan ng mga guro, alang-alang sa kanilang profesyon. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang malining. Ang alam ko lang, galing ito sa salitang ugat na lining, nang ibig sabihin, pag-iisip ng mabuti. Kung pag-iisipan mong mabuti, marahil di mo aakyatin ang napakalayong lugar na ito. Marahil susuko ka sa kalbaryo. Pero kung mabuti ang iyong pag-iisip, tulad ni Teacher Grace, Claudine at Jericho, marahil tulad nila, susuungin mo rin ang kahit na ano para lang makapagturo. Kapag ka kami umaahon, pinakang nakakapagpagain ng aming loob yung community mismo, yung mga bata na kahit na malayo, pagod kami, darating sila rito, kasalubong sila sa amin, na tuwang-tuwa sila, nakikita namin sa mukha nila na sila tuwang-tuwa dahil sobrang layo ng lugar. May mga malalakas na loob ng mga guro kagaya namin na bisitahin sila. Kailangan mo gawin yung trabaho mo dahil binigay, siguro may purpose si God kaya ka inilagay diyan. Sila na marahil ang pinakadakila sa mga nakilala kong guro. Ang mga guro ng Sitio Malining, isang malayong lugar kung saan buhay pa ang tunay na kahulugan ng bayanihan. Hindi pa ako susuko na kahit ang daan talaga ay napakaputik, ang tawi rin ay talaga pong pag masama ang panahon, buwis buhay po talaga ang pagpunta ko rito sa Malining. Pero kinakaya ko po. Alang-alang sa mga bata, batang may pangarap sa kanila pong edukasyon. Dahil ayaw po namin na matigil hanggang doon na lang ang kanilang buhay. Thank you very much. Thank you. Salamat po. God bless, ma'am. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Hello, kamusta na kayo, Dia ni Baby Saysay? Love na love kayo ni Mama at Papa. Miss na agad kayo ni Mama. Paturo pa na lang muna ng assignment kay Ate Diana. Ate Sinsin palaging tulungan si Nanay sa gawaing bahay. Ang tsupon lagi mong linisan. Mahal na Baby Saysay, ingat kayo palagi. Ate Sinsin, huwag mapapabayaan ang iyong kapatid at ikaw na lang ang magtatanggol sa kanya. Love you much. Love Mama Grace. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness, mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos, mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.